Our God gives us the ability to earn. Kaya ang basic principle ng pera, hindi mo naman niya makakamtan ng hindi mo pinagtrabahuhan. Are you following? And God Himself gives us that ability. Life is not a matter of intelligence. Hindi ho yan nakukuha sa talino. Kaya maraming mga matatalino, hindi naging maayos ang buhay. Life is a matter of perspective. Kung nakatangkla tayo sa Diyos, napakaganda nun. Tingnan niyo po kung bakit ko nasabi yan. Sabi ng Bible, sabi niya, we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabatay lang sa nakikita. Ang pinakikinggan natin, anong sinasabi ng Diyos sa bagay ng ating kinalalagyan. Bakit ganito ang tingin ng maraming tao sa trabaho? Alam niyo po ba, ang trabaho ay napakasayang bagay. Kung alam lang natin ano talaga ang trabaho mula sa salita ng Diyos. Praise God! Napakaganda, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen po? Alam niyo po, ngayon po tayo po'y magsisimula ng ating bagong serye. Ito po ay napakahalagang pag-aralan pagkatapos ng eleksyon. Siyempre, eleksyon, ano lang yan? Simula lang yan. Ito na yung transition natin. Ngayon, iba sa inyo marahil ay malungkot. No? Iba naman sa inyo, masaya. Iba naman sa inyo, okay lang, parang ganyan lang, wala lang, parang ganun, di ba? Pero alam niyo po, itong pag-uusapan natin mas mahalaga. Ay, bakit kamo? Pag-uusapan natin ang money, good or evil. Bakit naman pera? Maraming tao, akala nila gusto ng Diyos na lagi tayo nag-aalala sa pera. Ayaw ng Diyos na lagi tayong financially stressed. Ayaw ng Diyos yun. Pero ang problema, hindi alam ng tao paanong dapat lang gawin. Itong malungkot na realidad, sabi ni J.C. Ryle, 2/3 of all the strikes, 2/3 ng lahat ng away, gulo, sabi niya, pati mga demandahan sa mundo, nagsisimula sa isang simple lang na dahilan. Ano nga daw? Pera. Kasi dapat nating maintindihan na hindi, we need to find out ano sinasabi ng Diyos, how to live. Now friends, listen to this. Yung pera na yan, napaka-importante niyan sapagkat yan ay pagsubok sa atin para malaman ang ating totoong pagkakatatayuan bilang bawat individual. Sabi ng Panginoon, tingnan ninyo sabi niya, sa makatwid. Kung hindi ka tapat sa paggamit ng makamundong yaman, sabi niya, sino magtitiwala sa iyo ng totoong yaman? Ipipiro pa lang totoong yaman. Ng totoong yaman na talagang dapat mapa sa atin. So isipin niyo kung taglay-taglay natin yan, wow! Ang ganda ng ating buhay. Kaya nga napaka-importante, we learn to choose wisely. Tandaan ninyo, yung perang binigay sa atin ng Diyos, ito ay larawan lamang ng ating mga tinatangi sa buhay. And oftentimes, yung ating paggamit dyan ay sa tamang pagpili. Katulad ng iba sa inyo, siguro paggising pa lang sa umaga, ang unang quiet time nyo, payday sale. Oh, ganun na kaagad. Lord, ito na ba? Ito na ba? Namimili ka na kaagad. Hala, ganyan. Relax ka lang bago ka magpakapuyat sa mga ganyang bagay. Tanungin mo yung sarili mo, you better choose wisely. Because life is a matter of choice. Tandaan nyo, life is a matter of choice whether you like it or not. You can choose to be sad or rejoicing. Kaya sabi nga ni Lord, rejoice again, I say rejoice. Diba? Inutos yun eh, because you have a choice. You can choose to be poor or wealthy. Ha? Pwede ba yun? Pwede mo bang piliin yun eh? Ganto na kami, talaga mahirap na kami. Pwede. You know why? Remember this, wealth is not measured by how much money you have, but by how much of your money have you. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Ang dunong yaman, hindi yan nasusukat kung magkano pera mo. Ang sukat, paano ka inaari ng perang hawak natin. Okay ba yan? Kaya nga dito sa Mateo, makikita ninyo si Jesus, sabi niya, if you wish to be complete, kasi may mama eh, mayaman, bata pa.
Sabi niya, Lord, how can I enter the kingdom of heaven? Yun ang kanyang tanong. And obviously, sa isip niya, dahil lumaki siya sa Hudyo, na kapag ikaw ay matuwid, normally, blessed ka financially. Although may katotohanan yun, dahil ang sabi ng Panginoon, if you follow this, if you follow me, you will be blessed. Pero hindi laging garantisadong ganun ang epekto. Kasi yung ayaman has nothing to do with the how much money you have, but the condition of your heart. Yung condition ng iyong puso. Kaya sabi niya ganoon, Lord, paano ba ako maliligtas? Sabi niya, alam mo ba yung utos ng Diyos? Opo, bata pa na ako, ginagawa ko na yan. O sige, para kumpleto na. Ibenta mo lahat ng yaman mo. Ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng yaman sa langit. And sabi niya, at sumunod ka na sa akin. It's a choice now between Jesus and the wealth he owns. Tama ba? And problema, sabi niya, yung mayamang, yung batang lalaki, naku, malungkot, lumayo. Sabi niya, kasi dami niyang pera. Ibig sabihin, inaari siya ng kanyang pera. Hindi niya pag-aari yung pera, inaari siya ng kanyang pera. Kasi sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyong katotohanan, napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Sabi niya, kasi mas madaling makapasok yung kamelyo sa mata ng isang karayong kaysa sa mayamang lalaki na pumasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? Parang sinasabi kagad nila, ikaw yung mayaman na yung matuwid na, hindi pa makapasok sa langit eh. Paano pa kami? Paano pa kaming mahihirap? Paano pa kaming mga hindi magandang lakad namin? Kaya sabi ni Jesus, siyempre malungkot. Sabi niya, sino pa maliligtas? Sabi niya, tinignan silang lahat. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Naintindihan? Sa madalit salita, if you treasure God and Jesus, walang imposible. Nakakandina yan. Kaya lang paraan. Ngayon, hindi siya kailangan, huwag kang ariin. Kaya ho, napaka-importanting bagay ito sa buhay natin. Mga kapatid, ang salapi, sabi ng Bible, hindi naman problema yan. The love of money is the root of all sort of evil. Yung pera, neutral yan. Walang kinalaman yan sa masama o mabuti. Nakakaintindihan? Kung feeling mo masama yung pera, para hindi ka mahirapan, ibigay mo sa akin. Okay? Pero ulitin ko, yung pera, hindi yan masama o mabuti. Ang nagdidikta ng kasamaan at kabutihan ng salapi ay yung ating puso. Kaya sabi ng Bible, the love of money, ayan ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasusundan natin. Ngayon, kaya nga, remember this, money does not corrupt everybody. Hindi naman talaga. But the love of money corrupts anybody. Are you following? Lahat ng tao makukurap sa pagmamahal sa pera. Kaya ingatan ninyo. So how would we know? Sa ating mga choices, lalabas kung sino talaga ang ating minamahal. Kaya choose wisely. Are you following? Now, sa bagay na to, tatlong bagay po na ating pagpipilian. Dalawang treasures, dalawang perspective, dalawang masters. Kung napansin po ninyo kanina, nung binasa po ng ating pong kapatid na si Eric, di ba? Binasa niya ho yung Matthew chapter 6, 19 hanggang sa 34 ata, nabasa pa niya. Isipin nyo, doon pa lang pinakikita po na we have to make choices. Out of every choices, meron pong two treasures, meron two perspective, at two masters. Ano pong ibig sabihin yan? Balikan ho natin yung Matthew. Okay? Sabi rito, do not store up for yourself treasures on earth. Doon pa lang sa simula, parang sabi niya, huwag kayong mag-iipon ng salapi dito sa lupa. Sa halip, sabi ganoon, store up for yourself treasures in heaven. Mamaya, papakita ko sa inyo verse 20. So ano ibig sabihin? Doon pa lang sa unang salita, store up. Ibig sabihin, God is giving everyone the ability to store, mag-ipon. Lahat ng tao, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para makapag-ipon. Sa hindi totoo na hindi natin kayang gawin yun. Kasi binigyan tayo ng Diyos. Kaya sabi sa Deuteronomy, you shall remember the Lord your God, for it is He who's giving you the power to make wealth. Madalas, ang excuse natin, kaya ako mahirap, wala akong kakayanan eh. Hindi totoo yan. If you belong to Jesus, remember this. Remember this. God can give you the ability to earn. Wag na wag mo sabihin, hindi ko kaya. Maraming sasabi, mahirap sa Pilipinas, wala namang trabahong ino-offer eh. Wala naman akong kayang gawin dito. Ano ka ba?
Nakuha ninyo, wala doon. God alone can give us the ability to gain wealth. Kasi sabi ng Bible, kayahin nyo lang yung mga ants. May prinsipyo ang Diyos. Sundin nyo yung mga paraan ng Diyos. If you believe in God, you follow God's principle. Hindi ka lugi. Look at the ants. Mga tamad. Sabi niya, tingnan mo nga yung mga langgam na yan, saliliit na yan, pinaapak-apakan nyo pa. Diba? Sabi niya nun, tingnan nyo ang mga paraan at maging matalino kayo. Sabi niya, wala silang pinuno. Hindi sila kailangan bantayan. Alam problema sa maraming tao, kaya hindi sila kumikita ng maayos. Kaya maraming kumpanya nagsasara. Marami, and we call ourselves the only Christian country in the Far East, bantayin tayo. Now, He prepares your food in the summer and gathers a provision. Alam nila yung timing. Hindi sila ano, parang hindi sila papetik-petik. Kaya nga, sabi ng Bible, tingnan nyo, kung talagang naintindi natin Christianity, sabi niya, if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and worse than an unbeliever. Kaya nung nagpastor ako, tinawag ko ng Diyos, sabi ko, Lord, paano pag ako nagpamilya? Ano papakain ko sa kanila? Ito, nabasa ko. Sabi niya, kapag hindi ka nag-provide sa pamilya mo, sabi nga noon, eh mas masahol ka pa sa mga hindi mananampalataya. Eh di mo po provide dyan. Lord, pangako mo yan, binigay mo yan sa akin, inutos mo yan, ibig sabihin, bibigyan mo ako ng kakayanan para mapakain ko yung pamilya ko. Nagkakanindihan? And sa awa ng Diyos, mataba pa rin ako. Dahil hindi kami ginugutom ng Diyos. Mga kapatid, listen. Our God gives us the ability to earn. Kaya ang basic principle ng pera, hindi mo naman yan makakamtan ng hindi mo pinagtrabahuhan. Are you following? And God Himself gives us that ability. Hindi yung presidente magbibigay sa atin ng kakainin. Di ba? Ang magbibigay sa atin, tayo magdidesisyon yan. Kasi papaangatin natin yung gobyerno, itong pamahalaan, dahil tayo nagkakaisa na intindihan natin ang ating responsibilidad. Andiyan pa kayo? O tuloy tayo. Kaya naman, anong dapat natin gawin? Ang problema, saan ka mag-iipon? Yun. Yung energy mo sa pagtatrabaho, sa pagkita, saan mo yan iniipon? Kasi sabi ni Lord, do not store up for yourselves. Are you following? For yourselves. Hindi para sa iyong sarili. Treasures in heaven. But where neither moth nor rust destroys, and where thieves and do not break in or steal. Kanina, do not. Tama? Dito naman, do store. Parang store up for yourself. So yung sarili mo, store up for yourself. Anong sinasabi niya? Treasures in heaven. Sa langit daw. Paano? Walang moth, walang rust. Kasi lahat tayo, whether we like it or not, lahat tayo, we are treasuring something. Now, what God is saying, minsan ang ating sinasamba, yung ating treasure, not necessarily yung literal na pera, kundi ang ating treasure, yung ganda. Kaya we're so, talaga parang, parang preoccupied ng kaiisip ng ating susuotin. Habang iniisip mo na yung ganda ang iyong yaman, laging nararamdaman mong pangit ka. Because in this earthly treasure, there is moth that destroys. Nagkakandidan tayo. Kaya sabi ng Lord, huwag mong sayangin oras mo dyan. Ano pa? Sabi nga nun, yung wrath destroys. Ibig sabihin, if anything that will, yung mga precious metals, hindi na sa yung rust na yan, hindi lang yung kalawang yan, kundi yun anything that na nakakapagdumi sa metal na yan, yung nakakapag-alis ng kinang, ng ganda, yun ang sinasabi na nagpapawala ng value. Yun ang sinasabi niya, it destroys. Where thieves, kasi pati yung pag nananakaw lahat yan. Sa madalit salita, parang sinasabi niya literally, do not treasure on earth, but treasure things in heaven. Can never treasure anything on earth. It is useless. Nagkakandin yan? Huwag mong sayangin ang energy mo dyan. Bakit? For where your treasure is, there your heart will be also. Tingnan nyo mabuti ha. Kung saan yung yaman mo, dun yung puso mo. Are you following? Kunwari, kung ang yaman ko nasa Cagayan, pag nandito ako sa Manila, hindi ako mapapakali pag matagal na ako sa Manila. Kasi ang yaman ko nandoon doon eh. Naintindihan natin. So now imagine if our wealth and treasure is Jesus Christ. Di ba yun ang pagpipili nung rich man eh. O no? Benta mo lahat ng ari-arian mo, bigay mo, tapos mamamak na sa akin. Maniniwala ako sa iyo. I will choose you and follow you. Come on. And consider you my treasure. Ikaw ang yaman ko. Huwag naman. Wala namang ganyan. So you have to make a choice. Are you following?
And sabi niya, if you follow me, sabi niya, then your treasure, your heart will be with me. Kaya sa choice natin sa buhay, ano yung affection natin? Nasaan yung affection natin? Nasaan yung damdamin natin? Nasaan yung puso natin? Nasaan yung pagmamahal natin? Alam natin yan. Kung ang pagpili, ganun din ang hamon sa akin noon. Pinagpipinan ng Lord, oh Lord, ano, maglilingkod ka sa akin? No, hindi. No, naman eh. Ayoko na maghirap eh. Ano, sa akin ka maglilingkod? Oh. Hindi naman ako agad sumunod sa Diyos eh. Ilang beses mo ako tumakbo. Kaso sumunod ako sa Diyos, hindi ko may pagpapalit. Kasi nga, ang totoong yaman, pag nakita mo yung yaman ng Jesus, wala kang tinatangi kasi Jesus kasama mga makasalanan, enjoy silang nakikipag-usap kay Jesus kasi wala siyang tinatangi. Nagkakanil yan, ang mga naiinis kay Jesus, yung mga hindi, dahil hindi siya nagtatangi, yung mga pariseo mukhang mahilig sa pera at nagtatangi iba na parang sila banal at lahat ay makasalanan. Hindi niyo ba nakita yan minsan na nangyari sa atin? Sometimes we're too judgmental towards each other. As if tayo lang ang tama, tayo lang ang magagaling. Kaya tayo nagagalit minsan sa mga argumento, hindi tayo makapag-present ang sarili natin mga ideas. Bakit? Isip natin, pag sinalungat tayo, ano, mas magaling ka sa akin? Kaya doon tayo nagagalit eh. Hello? Kaya we are, what? Storing up treasures. Kaya sabi ng Bible, katuruan niya yung mayayaman ha. Bantayan sila. Present world na, sabi niya, in this present world, not to be conceited, not to fix their hope on the uncertainty of riches. Wala naman doon talaga eh. Yung yaman pwede mawala eh. Yung bangko pwede magsara. Meron nga nag-iiyak, oh, 1 billion, nagsara yung bangko. Sabi niya, kasi manager, kaibigan, sabi niya, alam ko, nandiyan ka naman, ingatan mo. Pero wala, 500,000 lang din ang kanyang PDIC. Nakuha na natin. Oh, ano ba sabi niya? Who richly supplies us with all things. Sino magsusupply? Sino magsusupply? Si God! Pakasabi mo sa katabi mo, si God ang nagsusupply. Na? Who richly supplies us all things to enjoy. Instruct them to do good. Salit, maging mabuti tayo. To be rich in good works. To be generous and ready to share. Sa madalit sa na, may pera ka o wala, you can be rich in good works. Amen? Na, pwede ka maging, pwede ka maging matulungin. Ready to share, storing up for themselves. What? Treasure. Where? In heaven. Mayaman na mahirap. You can store treasure by doing good works. Rich in good works. Yung good works, maraming paraan yan. Yeah, friends, remember this. Instruct them. Instruct everybody. God has blessed us. Kaya ang sabi ng Lord, we need to treasure who? Jesus. Let's treasure Jesus. Kaya ang tanong mo sa atin, saan natin ginagamit ang yaman ng Diyos? Since God gave us the ability to gain wealth, saan natin ginagamit ngayon to? Saan natin to iniipon? Are we storing it for the cause of Christ or for the cause of this world? Nakakanindihan? Now, pangalawa, tanda natin, choose wisely. May 2 treasures, eternal and temporal. And of course, may 2 perspectives. Ikaw ba'y owner or manager? Bakit ka mo? Ito ang masabi ng Bible, the eye is the lamp of the body. You see, eye. Ito is something that, how you see things. Di ba? The eye is the lamp of the body. Yan daw ang lampara ng ating katawan. Sabi niya, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Now, katulad nito, yung mata natin, alam natin working. Kasi, yung liwanag, di ba? Because of the light na pumapasok sa atin, sa mata. Na-identify natin different colors, na-appreciate natin ating mga nakita. Pero pag may diferensya yan, for example, yan, nawalan ako ng salamin, may diferensya yan, hindi ko masyado na-appreciate kasi parang kulang ng liwanag, parang gusto ko pang liwanagan para makita ko pa. Nakuha ninyo? Andiyan pa ba kayo? So parang, kapag may problema yung mata, siyempre, hindi mo na-appreciate lahat ng bagay. Kaya maraming tao, hindi nagpapasalamat sa Diyos sa anong meron sila. Kasi malabo ang kanilang nakikita. Hindi lang na-appreciate yung mga bigay ng Diyos. Now, tuloy tayo. But if your eye is bad, yun ang sasabi niya, kaya your eye is bad. Kaya nagiging swapang tayo. Kasi even the very term na yung eye is good or eye is bad has something to do with generosity or being greedy. Pag eye is bad, greedy ka. Because you do not appreciate, hindi ka natutuwa, hindi ka nagpapasalamat sa binigay sa iyo ng Diyos, may tendency maging makasarili tayo. Matayo po ay inisip natin, sarili lang natin. Myopic tayo, hindi natin nakita ang malayo ang bagay. Laging ito lang, yung anong kailangan ko ngayon, paano ang buhay ko ngayon, hindi mo nakikita yung iba. Nakuha po? Now, tuloy tayo. Sabi niya, kaya, how great is the darkness? Alam niyo bang ganun ka-importante ang mata na yan? Alam niyo bakit? Kasi tayo lahat, yung pera na yan, nakakabulag yan.
Nakakabulag. Kaya nga ang hangad ng Panginoon Diyos sa atin, nabantayan natin ang ating mga sarili kasi meron tayong tinatawag ng mata sa spiritual na puso. Kaya the eyes of your heart may be enlightened. Yung mata, hindi lang yung literal na mata, kundi the ability to perceive. Kaya nga perspective. Yung ma-perceive natin, ito ba yung kailangan ng tao? Ito ba yung kailangan kong gawin? Ito ba yung dapat kong gawin? Kaya ho sabi ng Bible, tinan niyo po ha, anong pinagbabantay niya sa atin? Sabi niya, beware. As in, beware. And be on your guard. Pag sabi mong beware, be aware. Aware. Paano ka naging aware? Yan naman, diba? Oh! Aware. May nakita ka, tama? Thus, be on your guard. Paano ka magbabantay? Guard against every form of greed. Lahat ng uri ng pagiging masakin, maging makasarili. Not even when one has an abundance, does his life consist of his possession. Sabi niya, hindi naman nasusukat yung halaga at yung saysay ng buhay sa kanyang pag-aari. Naintindihan po? Maraming tao akala lang pag marami silang pera, mas mahalaga sila. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, para lang din yan sa floor ng building. Maraming tao, nandun sila sa 10th floor. Hindi naintindihan ang buhay ng nasa ground floor. Nakakadiyan. Ang alam nila, dito sa 10th floor, merong revolving restaurant. Ang alam lang sa ground floor, merong cafeteria. Hinahangad ng mga tao na sa ground floor, sana makaakyat din tayo sa 10th floor. Para kasakali masaya doon, maganda roon. At yung iba naman nakababa mula sa 10th floor, pagdating nila sabi niya, ay, ang saya-saya nila sa baba. Are you seeing this? Meron silang nakikita na hindi nakikita ng bawat isa. Tandaan niyo to. Yung kumikita na 10,000, anong problema nila? 10,000 din. Ang kumikita ng 100,000, 100,000 rin ang problema. Ang problema ng kumikita ng 100,000, 100,000 rin ang problema nila. Ang milyon-milyon, milyon-milyon din. Kapag kinag-usapan nyo, anong utang ng mga milyonaryo? Milyon din. Anong utang ng mga hundrenaryo? Diba? Yun din. Nakita ko na huwi. Sabi ko, walang pinagkaiba. Yung hilig mo, tumataas din eh. Napansin niyo ba yun? Tumataas din. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon Diyos, ingatan mo yun. Kaya nga, huwag ka agad-agad pagka kumita ka, huwag ka agad na, pumikita ako, lumalaki, tikam na. Kung ako'y pinakikita ng Diyos, para saan to? Anong purpose ng Diyos? Kaya bantayan natin ang sarili natin in any form of greed. Bakit? Kasi ito ang isip ng Panginoon Diyos. Katulad ng isang mayamang lalaki, nagbigay siya ng parabola, ng talinhaga, kasi nagtatan dito, kasi nagkakalamangan na magkapatid, nagkakalamangan sa mana eh. Yung sabi, Lord, tulungan mo naman kami, oh. Nilalamangan ako ng kuya. Sabi niya, hindi, alam mo, ingat kayo. Sabi niya, katulad ng mayaman na to, nakapakayaman, productive, and talagang sinasabi sa sarili niya, anong gagawin ko ngayon? Ang dami kong kita. Sabi niya, magpapagawa ako ng bagong lalagyan. Sisirain ko yung dating barn, tapos magtatayo ako na mas malaki. Tapos magdun ako mag-iipon. At talagang sabi niya, you have many goods and stored up for many years to come. Relax, eat, drink, and enjoy yourself. Yun ang puso niya. Sabi niya, mag-enjoy na ako. Di ba yun naman ang hinahangat natin lahat? Kikita ako, magtatrabaho ko na yun para pagdating na araw. Relax na lang ako. Tama? Kasi sabi ng Lord, ano ka ba? Sabi niya, such is the one who stores up treasures for himself, para lang sa sarili, and is not rich in relation to God. Hindi siya mayaman sa kanyang ugnayan sa Diyos. Lungkot, no? And sabi niya, kaya ang sabi ni Paul, ang kanyang bilin, kayong mga nagnanakaw noon, huwag na kayong magnakaw. Sa halip, kayo ay magtrabaho. What purpose? Para yung sa inyong pamagitan ng inyong mga kamay, makagawa kayo ng mabuti para meron kang maibahagi sa mga nangangailangan. Hindi niya sinabi, magtrabaho kayo para may kakainin kayo. Hindi, trabaho kayo para may maibahagi kayo sa mga nangangailangan. In other words, we are not here to serve ourselves. Nasusundan po. Kaya nga minsan, lalo tayo nakakaramdam ng emptiness habang iniisip lang natin ang ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon, yeah, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Yan ang ating dapat laging pananaw. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Nagkakandidihan, if Jesus is our wealth, sabi niya, for you have died and your life is hidden with Christ in God, and when Christ who is our life is revealed, then you also will be revealed with Him in glory.
Amen? Yun po ang ating pong hinahangad. Kaya yung sa mata na, yung ating pagtingin, laging, Lord, ito ba yung para sa kalwalatian mo? Ito ba yung para sa igararangal ng pangalan mo? Ito ba yung para sa kawalang hanggan? If we are to spend our money, kaya minsan nire-rebuke din ako ng asawa ko, minsan, oh, bumili ka ng ganito. Minsan sa totoo lang, napapabili ako na hindi ko kailangan. And sabi ng Lord, makikinig ka sa asawa mo ha, parang Holy Spirit din yan, paminsan-minsan. Di ba? Kaya oo nga, pero kaya naman nababantayan and praise God. At kaya ang tanong sa atin, meron ba nagbabantay sa atin? Are we willing to listen to a person of accountability? Kasi wala nagsasabi sa'yo kung sino yung, wala naman nag-aamin sa atin na selfish tayo or greedy na tayo eh. Wala naman nagsasabi. Minsan, hindi natin alam eh. Kaya we need somebody to help us to see it, but we must be willing to open our eyes. Amen? And finally, ito kaya, mga importante po ito. Ano ka ba? Owner ka ba o manager? Now, kapag ikaw ay manager lamang, you do things according to what God or your owner wants. Amen? And finally, ano pong sinasabi ng Bible? Two masters. Ito, dito tayo magtatapos. Now, no one can serve two masters. Hindi ka pwedeng sa yaman o sa panlupa at saka sa Diyos. Hindi pa pwede. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. And he will be devoted to one, despise the other. You cannot serve God and wealth. Napakalinaw ho niyan. Kaya maraming tao po, hindi lang yung pinapansin yan. They want to use God para sa kanilang advantage. Kaya maraming nagagalit sa Diyos pag hindi sinasagot ang kanilang pananangin. Hindi totoo ang Diyos, hindi niya sinasagot ang pananangin ko. Kasi, hindi ka talaga naglilingkod sa Diyos. Ginagamit mo ang Diyos para paglingkuran ka. Are you following? Kaya nga, how would you know na you're serving God and not wealth? How would we know na ang pinaglilingkuran natin si God at hindi wealth? Gusto niyo malaman? Sa test of control, paano? Kapag lagi tayong worried, look at this, you cannot serve God and wealth. For this reason, as I say to you, do not be worried about your life. Kasi ang worry, control yan eh. Kaya ka nagwo-worry kasi nawawalan ka ng control. Isip mo, ikaw ang Diyos. Inisip natin tayo yung Diyos. So, we're playing God. Kaya sabi nga ni Pastor Peter last week, you are not God. Pinagdidi na, you are not God. So, napaka-importante isip natin, oh nga, hindi ako ang Diyos. God is God. Hindi ako may control. Kaya hindi ko kailangan mag-worry. Di ba? Kailangan ko magtiwala sa Diyos kasi mas alam niya kung anong gusto niya. Hindi ko kailangan pagpaproblemahin kakainin ko at yung iinumin ko, yung katawan ko. Hindi ko iisipin yun. Yung ano, maganda ba ako? Hindi. Si God may hawak niyan. Sa totoo lang, the more na hindi ka nagwo-worry, mas babata ka pa nga. Okay ba yan? Sino dito lagi nagwo-worry? Pakita sa kamay. Be honest. Be honest. Sa mga hindi honest. Alam nyo, pag lagi tayo nagwo-worry, hindi tayo nakatingin sa Diyos eh. Akala natin ang buhay natin, hawak natin. Friends, ulitin ko ha, hindi ka mamamatay kung hindi pa tapos ang Diyos para sa'yo. Nagkakadidihan. Pero kung hindi mo gagalang si God, tapos ka kahit hindi ka papatay. Are you following? Now, kaya importante ito. Kaya tinan nyo sabi ng Bible, tinan nyo ha, do not worry, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? Sabi ng Lord, for the Gentiles, those people who do not know God, eagerly seek all these things. Mga hindi kilala si God, at hindi la tatay si God, at hindi la master si God, yan ang lagi nang hinahanap. Iniisip nila, anong kakainin? Anong susuotin? Paano kami lilikom ng maraming pera dito para siguradong sa kinabukasan ko, mayroon ako sa lapi. Ang kinabukasan, hawak ni God. Hindi ko sinasabi hindi tayo responsable. Responsable tayo because we do things according to God's ways. Alam ng Diyos, alam nyo lahat yan. Kaya nga, if God is our God, ang hahanapin natin ang kanyang paghahari. Ang hahanapin natin ang kanyang katwiran. Hindi tayo makikipag-compromise sa mga maling gawain, sa mga katiwalian. And all these things will be added to you. Ano sabi ng Lord? Siya magbibigay sa'yo ng kakailangan mo. So, do not worry about tomorrow. Nagkakadinihan? Hello? Ngayon, ang tanong ko sa atin ganito, sino ang ating treasure? Kaya nga ho, binabalik ko sa ating puso at sa ating isipan that our treasure must only be God. Si Jesus lang. Tingnan niyo sabi ng Lord, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, attaining to all that wealth that comes from full assurance of understanding, wealth that comes from the full assurance, resulting in the true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself.
in whom are hidden all the treasures of wisdom and of knowledge. Kaya ang una hong bagay, kaya nga pinagpipili tayo, treasure in heaven, perspective, and God, anong ibig sabihin nun? Or master, we choose Christ to take over. Are you following? That He is our only wealth. Siyang ating yaman. Napaka-importante. Bakit to si Jesus? Pag-isipan niyo mabuti, and I will end. Pag-isipan niyo mabuti, lahat ng yaman sa lupa, kailangan mong mag-boost ng totoong lahat ng energies mo para makamtan mo ito. Nakakaintindihan? Ang yamang si Kristo, Siya ang nag-iwan sa lahat ng comfort ng langit, lahat ng yaman dahil pag-aari niya naman lahat ng bagay, bumaba sa lupa, para ano? Para ikaw at ako ay Kanyang mabigyan ng pagkakataong maranasan ang yamang ipinagkakalob niya sa ating lahat. Kaya nga, He was made poor that you and I become rich. Bakit? Dahil ito ang totoong yaman. Ang yaman, kahit wala kang pera, kung hindi ka nag-aalala, sobrang yaman mo. Amen po? Kaya kung ang yaman ko, relax na relax ka sa buhay, parang wala kang pinoproblema at binibigay mo lahat sa Diyos, ang yaman mo. Pero kung pinapasan mo ang daigdig, sobrang hirap mo kahit sa'yo na ang daigdig. Pero kung pasan-pasan mo to, wala rin kwenta. At ganyan ang buhay ng marami tatin. And alam niyo po ang ginawa ng Panginoon Diyos? And ito sabi niya, itong napakaganda sinabi niya, nung tayo po ay iwan niyang langit na matay sa krus, bir mo, itong yaman na ito, Siya ang bibili sa atin. Hindi tayo ang naghahanap sa Kanya. Siya ang naghanap sa atin. Kaya pinili ka sa lahat ng lahi, ikaw ngayon ay saserdote ng kalangitan. Sabi niya, a holy nation, a people of God's own possession. You are God's own treasure. And alam niyo po, hindi nagkulang ang Diyos miski minsan. Kasi Siya ho ang yaman. Hindi mo na kailangan pasanin ang buong daigdig dahil pasan-pasan ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Ang tanong lang po, handa mo bang ibigay ang sarili mo sa Diyos? Handa mo sabihin, Lord, ikaw na po, hindi na po yung reputasyon ko, hindi na po yung papalakpak ng tao, hindi na po yung, Lord, lahat ng meron ako, sa'yo na. This is yours. You are my king. You are my master. Marahil kahit ikaw ngayon ay alam mong you are a Christian, but somehow, sa iyong choice, hindi laging si God, hindi laging si Jesus ang treasure mo. Gusto mo bang iwan sa Diyos ang lahat-lahat ng tungkol sa iyo? Kapatid, kung yan ang loobin mo, pwede ka bang tumayo? Sabi mo, Lord, ikaw na ang buhay ko. Ikaw na ang yaman ko. Ikaw na ang kaligayahan ko. Ikaw na ang tagumpay ko. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Yun, kung yun ang loobin ng puso mo, pwede ka bang tumayo? At ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoong Diyos as He has given Himself to you to be His treasured possession. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kilala niyo po ang bawat isang nandito na nakatayo ngayon. Panginoon, kayo lang po nakakakilala sa kanila. Habang kami po'y nakatayo, aming Ama, sa abot ng aming nauunawaan at nakakayanin, ibinibigay namin ang aming sarili sa inyo. Panginoon, dahil kayo lang ang yaman namin, kayo ang aming tagumpay. Hindi ang bansang Pilipinas ang aming yaman, kayo, dahil kabahagi kami ng iyong lipunan. Kayo ang yaman namin, Panginoon Diyos, maging ang aming reputasyon, na minsan kami nakikipag-away, alang-alang sa pakikipaglaban para sabihin kami ang mas igit na nakakaunawa. Pero Lord, binibitawan namin to sa iyo. Lahat ng aming mga pinaglalaban, lahat ng aming mga karapatan, lahat ng aming Panginoon Diyos, pag-aari, sa inyo ito. Gawin ninyo ang nais ninyo. At tulungan niyo po kami na lalo pong makita ang saya at ang yamang kayo ang may taglay.
Salamat po, Panginoong Hesus, sa pagtanggap niyo sa amin. Hindi dahil kami nag-aalay ngayon sa inyo, kundi una niyong inalay ang inyong sarili sa krus ng Kalbaryo upang ang angdog na ito ay maging malinis at katanggap-tanggap sa inyo. Kaya, Panginoong Hesus, pag-arian ninyo kami. At nawa ang bawat sa amin, sa tuwing kami magdidesisyon, mamimili, matalino naming pipiliin ang magbibigay kalwalhatian sa inyo. Pipiliin ang instruction ninyo. Pipiliin ang salita ninyo. Pipiliin ang kagustuhan ninyo. Dahil kayo ang aming yaman. Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming tagumpay. Kayo ang lahat-lahat sa amin. Salamat po, Panginoon. Nahangalin man namin itanganin kayong kami ang tumangan sa inyo. Kayo ang humahawak sa amin. At tangan niyo kami para ganapin ang kalooban niyo dito sa lupa gaya ng sa langit. Salamat po aming Ama sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba at ang pagpapala ninyo ang inyong igawad sa inyong mga anak. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. God bless you. Praise God! Alam nyo, napakabuti ho ng Diyos. Now, sa buhay natin, alam nyo, sa maraming pagkakataon, meron tayong mga inaasahan, no? Kanyari, pag nag-aaral kayo sa eskwelahan, pag nag-aaral kayo, nag-expect kayo na papasa. Tama ba? At mataas na grado kung minsan. O kaya naman, sa trabaho, nag-expect kayo na mapopromote, ma-expect kayo na magkaroon ng magandang career path. Yan. Pag nag-asawa, nag-expect kayo na magkaroon isang magandang ugnayan sa iyong asawa. Kumbaga, pag ito, pag napakasalang ko ito, ang saya-saya ko sobra. Ayun, totoo nga, naging masaya nga. Nagbabatuhan ng plato, ganyan, pati kaldero. Ang saya-saya, parang ganyan. No? Umabot na rin sa, yung kasiyahan nila, umabot sa korte. Naghanap sila ng korte, parang basketball court, ganyan. Para sumaya sila. Pero bakit ganoon? Bakit ganoon? Anong gagawin namin? Kapag yung inaasahan namin, ibang-iba doon sa nangyayari. Di ba? Kaya iba sa atin, siguro, weeks from after tomorrow, siguro days after tomorrow, merong sobrang saya, na parang, yes, nanalo yung kandidatong gusto naming magbagi. Iba naman, sobrang lungkot, denaya, wala naman natatalo sa Pilipinas, lahat dinadaya lang, di ba? So, denaya lang, man, denaya. So, masama ang loob. Yung iba naman, parang, yaan mo na nga sila, wala nang kwenta talaga itong halalan na ito, lukuhan lang ito, yung mga ganun na yung epekto. Kaya yung expectation, parang bagsak na bagsak. Anong gagawin natin pag ganun na? Tama? Ano ating gagawin? So ngayon po, ito po ang gusto kong matutunan nating lahat. Sa buhay, yung ating, kung hindi man mangyari yung ating inaasahan, mayroong isang bagay na dapat tayong alalahanin. Na meron tayong Diyos na nahigit na makapangyarihan. Kaya we need to practice a God-centered perspective. Now, pag-isipan nyo ito mabuti ha. Life is not a matter of intelligence. Hindi ho yan nakukuha sa talino. Kaya maraming mga matatalino, hindi naging maayos ang buhay. Life is a matter of perspective. Di ba? Minsan, ang tingin nila sa isang bagay, problema. Ang isang tingin naman nila dito, oportunidad. Kung nakaangkla tayo sa Diyos, napakaganda nun. Tingnan nyo po ha, kung bakit ko nasabi yan. Sabi ng Bible, sabi niya, we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabatay lang sa nakikita. Ang pinakikinggan natin, anong sinasabi ng Diyos sa bagay ng ating kinalalagyan. Yun ang godly perspective. Meron kang nakikita sa pananaw ng Diyos. Hindi mo lang iniisip ang sarili natin. Hindi lang natin iniisip yung pakinabang natin. Iniisip natin ano yung bahagi natin sa malaking palatuntunan ng Diyos. So we walk by faith. Kung ito ang instruction ng Diyos, God wants me to be a blessing to people. Kasi I am created in the image of God. Therefore, I am to bring order in the midst of chaos. Sa madaling kasi, ganun ang Diyos eh. Yung chaotic na sitwasyon, inaayos. Kaya in chaos, ayos. Tama ba? Nagkakadid yan.
So if I am created in His image, ako nagbibigay din ng ayos pag may chaos. Ang problema minsan mga Christian, sila na nagdadagdag ng chaos. Mali na tayo. Hindi natin nakikita yung perspective ng Diyos. Kaya nga we walk by faith, since this is God's instruction, I follow God to bring order. Para magkaroon ng kaayusan. How can we develop that perspective? Para magkaroon tayo, ma-practice natin yung God-centered perspective, kailangan maintindihan natin, paano ko ba kukunin yan? Kaya tatlong bagay, pag-uusapan natin yun. Marami to, pero tatlo lang muna, sa atin lang talakayin, ha? Ayan. Una, recognize God's sovereignty or supremacy. Kilalanin natin ang pagkadakila ng Diyos at kanyang pamumuno. Nakakandili yan. At pagkatapos, tayo po ay magpahinga sa kanyang magandang plano. Rest in His plan. And ang pangatlo, is to represent Him to the world. Huwag nating kalimutan that we are His representative to the world. Are you following? So yun po ang ating pag-uusapan. Ano ibig sabihin ng God's sovereignty? Now, ano ba ibig sabihin ng God's is sovereign? Now, para maintindihan natin, when we are to recognize God's sovereignty, ito ho, siya yung dakilang Diyos. Tama? Sabi ng Biblia, ito. Ay, sorry. Huwag niyong pantas niya. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, but He does according to His will. So, sabi niya, ginagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Kung anong gusto niya. And sabi niya, and He does according in the host of heaven. Sabi niya, and among the inhabitants of earth, and no one can ward off His hand. And or say to Him, what have you done? Ano sinasabing to? Ito po ay katagang sinabi ho ni Nebuchadnezzar na siyang nagahari sa Babylonia noon. Nagkataon, binigyan siya ng warning ng Diyos through Daniel. Huwag kang magiging mayabang, magpakumbaba ka, sumunod ka sa Diyos. At hindi nakinig si Nebuchadnezzar. Matigas ang ulo niya. Hindi siya nakinig sa paraan ng Diyos. Sa madaling salita, he suffered the consequence of not trusting God. Kaya nabaliw siya. Nag-asal hayop siya. Kumakain siya ng pagkaing hayop. At nung naibalik siya sa kanyang katinuan, itong sinabi niya, kayo nga po, Panginoong Diyos, sabi niya, lahat ng mga nananahan sa lupa ay talagang parang wala, baliwala sa kapangyarihan ninyo dahil nagagawa niyo yung gusto niyo. Di ba? Ayon sa inyong pamumuno sa kalangitan. At sabi niya, lahat ng nananahan sa lupa, walang makapagpipigil sa palatuntunan ninyo. Kasi yun ang isip niya nung una eh. Dahil siya yung pinakamakapangyarihang hari. Noong mga panahon, kaya niyang pigilan ang palatuntunan ng Diyos. Sabi niya, walang makapagpipigil sa palatuntunan ninyo. At sabi niya ganoon, at walang makapagpipigil sa nais niyong gawin. Yan ang sovereignty ng Diyos. Tama po? Now, if we are recognized, tayo, kinikilala natin ang sovereignty ng Diyos, oh boy, magseryoso tayo. Ano ibig sabihin magseryoso tayo? Pag sinabi ng Diyos na pag pinasok mo ang trangkahang ito, itong daanan na ito, that will lead to destruction, eh seryosohin mo yung sinasabi na yun. Huwag mong biruin. Kumbaga, pag sinabi na ng Diyos, huwag mong pasukin. Pag sinabi ng Diyos, you enter this narrow gate that leads to life, eh talagang pupunta ka sa buhay. Ngayon, pag sinabi ng Diyos, yan yung paraan para sa buhay, sundin mo yun. Nakukuha po? Eh, hindi. Bakit yung iba? Parang ang saya-saya naman nila. Parang mas masagana naman ang buhay nila kahit hindi siya sumusunod sa Diyos. Relax ka lang. Hindi pa naman natapos ang buhay nila eh. Eh, mayroon pang life after this eh. Kaya nga sabi sa Psalm 73, huwag kang mainggit sa kanila dahil nalakalagay sila sa isang madulas na daanan na kung saan hindi na mamamalaya, nasa destruction na sila. Because God is sovereign. Yun ang problema sa maraming mga tao. Bisan ayaw na lang gawin yung kanilang responsibilidad, and yet they recognize God is sovereign. Ayaw na sumunod sa paraan ng Diyos. Kanya sa asawa, bakit hindi kami masaya? Then you follow God's instruction. Pag sinabi ng Diyos, eto, hindi mo pwedeng baguhin yung bunga. Kumbaga kung ano yung itatanim mo, yun ang aanihin mo eh. Kasi sovereign ng Diyos. You cannot change His plan. Kaya pag sinabi ng Diyos, eto ang will ko, maging mabuti ang buhay mo, dito ka dumaan. Ngayon, pero kung dito ka dumaan sa kabila, masisira ang buhay mo, will pa rin ng Diyos na masira yun, yung dadaanan mo. Kasi yun ang sinabi niya na eh. You cannot, kumbaga, stop what God has already destined to accomplish. Basta hinanda na ng Diyos at gagawin niya yun, hindi mo siya pwedeng pigilan. Hindi mo pwedeng baguhin ang resulta
kung hindi ka susunod sa paraan ng Diyos. Are you following? Kaya nga sabi ng Bible, listen to this. The grass withers, the flower fades. Ang mga damo, matutuyo yan. Ang mga bulaklak, wala, malalantayan. Pero ang salita ng Diyos, tatayo yan habang buhay. So, because God is sovereign, dineklara niya na in advance, oh, ito ha, sumunod ka dito. If you want to be blessed, you follow this. Kaya maraming tao, yes, maari naman dumaan ka sa paraan ng hindi paraan ng Diyos. Umunlad ka financially. But doesn't mean na umunlad ka as a person. Kasi ang Diyos hindi naman tulog yan eh. Tayo tulog, pero siya hindi. Nakuha ninyo? Kaya dapat nating naintindihan nyo, noong ano, yung paraan pa rin ng Diyos eh. Kasi ang tagumpay, ang panalo, hindi naman yan yung nakikita sa dami ng pera. Wala naman dun eh. Yun lang kaisan kita nyo ang ating bansa. Pag-isipan nyo mabuti. We are always hoping. Siyempre gusto rin ng Diyos magkaroon tayo ng maayos na bansa. Ano yung batayan ng Diyos? Kaya tinamasabi ng Bible, who has directed the Spirit of the Lord? Or his counselors informed him? With whom did he consult? And who gave him understanding? Sino magpapahayo sa Diyos? Wala. Habi niya, who taught him in the path of justice? Sino magtuturo sa kanya sa paraan ng hustisya? Sino magtuturo sa kanya sa kaalaman? Sabi niya, and inform him of the way of understanding. Sino magtuturo sa kanya para umintindi? Wala. Kasi siya na yung pinakakarukrukan. Siya na yung pinakatuktok. Parang ganyan. And sabi, tingnan ninyo, ang mga bayan ay para lang patak. Diba? Mula sa balde. Kumbaga, nakakita na isang patak ng tubig, pak! Yan lang ang bayan sa Diyos. Ang liit! Nasa dyan tayo nag-aaway-aaway para sa bagay na yan? Naman! Nasa niya, at para lang yan, ano, speck of dust on the scale. Alam niyo, alikabok lang yan. Pak, parang muta lang yan na nandiyan sa isang timbangan. Nasa niya, at tingnan ninyo, iaangat niya ang isang isla na parang isang pinong alikabok. Hindi ka ba natatakot sa Diyos sa ganyan? Alam niyo, diyan ako natatakot sa maraming tao. They say God is powerful and yet they are not recognizing His sovereignty and His power and they ignore His words. Huwag na huwag nating babaliwalain ang sinasabi ng Diyos. Kaya ganyan ang nangyari sa Jeremiah, kaya ano, sa Daniel, sila Daniel? Hindi lang ni-recognize yun. Sinasabi na ng Diyos sa kanila, listen to this. Dahil hindi kayo sumusunod sa akin, panahon pa ni Moises, sinasabi niya sa Israel, pag hindi kayo sumunod sa akin, nadali, sasakupin kayo ng ibang bayan because you are not serving me with joy. You're not serving me with delight. Mapipilitan kayo magsilbi sa ibang bayan. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Sinasabi ni Jesus, ni God. Winarning na sila. Binigyan sila ng mga iba't ibang propeta. Dumating kay Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, to all exiles whom I have sent exile from Jerusalem to Babylon. Dadaling ko kayo doon. Eh, paano po? Pastor, salimbawa lang. Ako, gusto ko sumunod sa Diyos. Eh, the majority hindi sumusunod sa Lord. Di ba? Ngayon, sunod ka pa rin. Di ba? Kasi ang puso ng Diyos, hindi naman para kapahamakan ng mga sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Kaya sabi niya, kayo, sabi niya, magtayo kayo ng bahay doon. Yes, masasakop kayo. But I'm telling you now, dahil masasakop kayo, dahil sa katigasan ng ulo ninyo, but, sabi niya, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Kumbaga, mabuhay kayo doon, magpakasagana kayo doon. Hindi, kailangan namin ilaban ang aming bayan. Kailangan namin ipagtanggol ang aming salinlahi. Hindi yan galing sa Diyos. Tama ba? Nasusundan ninyo. Ngayon, ito na. Take wives and become the fathers of sons. Magpamilya kayo. Huwag kayo matakot. Sabi niya, give your daughters to husbands. Sige, huwag kayo matakot. Sabi niya, bakit? Hanapin niyo ang kabutihan ng bayan o ng lungsod. Sabi niya, at pinadadala ko kayo doon isang exile at manalangin kayo sa Diyos on its behalf for its welfare, you will have welfare. Ano sasabi ng Diyos? Supposing, halimbawa tayo lang, bigyan natin sa context ng ating, kasi yun ang common ngayon, eleksyon eh. Sabi ng Lord, ito'y boto mo. Eh Lord, paano kung yung gusto ninyo na ayon sa palat sa anong programa niyo, sa standard niyo, hindi manalo? Okay lang, at least you obey the Lord. Are you following? Now, mapapahamak kami dahil ang pinili pa rin ng marami, ito. Okay lang, kung dumating man yon, basta ipag-pray mo pa rin yung kabutihan ng lungsod dahil hindi naman kita iiwan. Tama ba? Andyan pa kayo? Kaya hindi naman tayo bumoboto dahil mananalo to. Hindi naman yun eh. Bumoboto tayo dahil ito yung pinakita na ng Diyos sa atin eh.
Now, tuloy niyo pa natin. Natin niyo. For thus says the Lord, when 70 years have been completed. Tinan niyo, may programa na si Diyos. May 70 years pa. Ang sabi niya, I will visit you and fulfill my good word to you. Gaganapin ko yung pangako sa inyo. At ibabalik ko kayo sa lugar na to. Yan. Dahil alam ko ang plano ko para sa inyo. Anong plano niya? Para sa ikabubuting niyo. Hindi para sa inyong kasiraan, kundi bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Bakit nga ba sila na-exile? Kasi lumayo sila sa Diyos eh. Hindi sila sumunod sa paraan ng Diyos. Ngayon, tinayo. Then you will call upon me. Dahil dyan, dahil na-exile kayo, mapipilitan kayong maintindihan na ako nga ang supreme God, ako nga ang sovereign God, then you are to repent and you will call upon me, tatawag kayo ulit sa akin at mananalangin kayo at makikinig ako sa inyo. Hahanapin niyo ako ng buong puso at makikita ninyo ako pag hinanap niyo ako ng buong puso. Naintindihan? Kaya alam niyo, ang kinabukasan ng bansa, tanungin natin ang ating lakarin sa Diyos. Todo ba tayo sa Kanya? Minsan nananalangin lang tayo pag may problema na eh. Pero yung ating lakarin, hindi naman tayo sumusunod sa paraan ng Diyos. Hindi, basta dito ako masaya eh. Yan, kaya tuloy, bandang huli, iiyak ka. Diba? Kaya nga, blessed are those who mourn now, for they shall be comforted. Umiiyak ako ngayon, susunod ako sa Diyos. Pero, aaliwin ako ng Diyos, bandang huli, kasi siya pa rin ang sovereign God. Are you still there? Naunawaan po. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya babalik kayo sa akin ang puso ng Diyos. Kasi ganito yan. Habang malapit tayo sa Diyos, ayos tayo. Habang lumalayo tayo sa Diyos, magkakagulo tayo. Kaya alam nyo, minsan, ang pamahalaan, for example, is a minister of God for good. Pero pag yan ay lumalayo na sa Diyos, magkakagulo talaga. Ang problema lang, anong gagawin natin as Christians? Keep on walking with the Lord. Kaya nga si Daniel, humihingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Kami ang nagkasala kami sa inyo, Panginoon Diyos. Basahin niyo ang Daniel. Alam niyo bakit? Kasi kung ano man ang maging resulta ng eleksyon, at kung hindi man maganda, malaki ang problema natin mga Christians. Kaya kasi tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat tayong magsisi. Minsan ang ating Diyos yung ating kandidato eh. Na parang handa tayong mamatay para sa kandidato. At kaya natin ipaglaban at makipag-away sa mga tao para lang sa ating kandidato. At nakalimutan natin na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He has chosen for His own inheritance. And that's our great blessing. Hindi man konti man tayo ngayon, pero as we walk faithfully with God, and God is with us, no one can be against us. And we will influence this country to righteousness. Ngayon, kung ganyan tayo, we can rest in His plan. Diba? Kasi if we know that God is on our side, diba, ang sarap nun that we can rest in His plan. Bakit? Kasi, sino ang sabi ng Bible? We know that God causes all things to work together for good. Tingnan nyo, ano ang batayan para maging mabuti lahat ng bagay? Kahit na masama yung nangyari, kahit na hindi ayon sa kagustuhan ng nangyari, bakit kaya niyang gawin ng ikabubuti natin? Anong kondisyon? Those who love God, and to those who are called according to His purpose. Di ba? Kasi kung lumalakad ako, ayon, dahil sa mahal ko ang Diyos, ginawa ko to dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, at lumalakad ako ayon sa palatuntunan ng Diyos, yung bagay na parang pangit, kaya niyang gawing mabuti. Tama po? Kasi ang layunin ng Diyos ay para ako maging kapareho at mag-conform sa image ng Kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya kung sakaling mapasama, parang wow, maghihirap kami, huwag lang problema, kasi that will turn out to be good for us, kasi we will become like Jesus. Okay ba yan? Kaya hindi ka kailangan parang nakabate ka sa nakikita mo, kasi we live by faith. Now, itong mabuti. Itong hindi mo kailangan ng mabuti o masama. Kapag lumakad ka, ayon sa pag-ibig sa Diyos, at ayon sa palatuntunan ng Diyos, tiyak ako lahat ng bagay ay magagawing mabuti ng Diyos. Amen? Kaya, hindi na kailangan, manalo matalo, hindi issue. I obeyed the Lord, I walk according to God's will, I did my part for the blessing of the whole nation, but still, I will walk with the Lord no matter what. Tama? And He will walk. Kaya you can rest in His plan. Ang sarap, parang, wow, I can trust God. Hindi ko kailangan matakot. Ito ngayon, dahil I can rest in God's plan, I will not rest in my responsibility in praying for the country. Bakit kamo? The king's heart is like channels of water in the hands of the Lord. He turns it wherever He wishes. Ano sinasabi ng Diyos? Ang totoong leader ng bansa, yung Christians na nagpe-pray.
We pray because si kayang baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso. Kahit masama ang kanilang layunin, babaguhin ng Diyos. Because the Christians are the one ruling this nation if we pray. Ang problema, hindi natin ginagamit ang ating karapatan. Anong gagawin natin? Let's keep on praying. Hindi naman sina-assure ng Diyos, basta yung pili mo, yun naman nanalo. Hindi naman eh. Hindi ka naman nandito para tumaya. Andito ka para i-example ang puso ng Diyos, ang righteousness ng Diyos. Now, let's continue. Kaya, first of all, look at this. Kaya naman, ito ang primary importance. I urge you that entreaties, prayers, petition, thanksgiving be made on behalf of all men. Lahat ng tao, pag-pray natin for kings and all who are in authority so that who may lead a tranquil. Gusto niya isang mapayapa at maayos na pamumuhay. Sabi niya, in all godliness and dignity, pray for our country. Kailan tayo nagpe-pray pa sa ating bansa? Kaya alam nyo ngayon, hindi ako sa pagmamalaki. Nag-partial fast ako. Bakit? I pray for our country. Sabi ko, Lord, bagamat meron kaming responsibilidad as we recognize your sovereignty, I still pray for our country. Diba? Siyempre, kung sino man yung lumabas, I pray na yung kami, handa kaming lahat, ano man mangyari. Nakuha ninyo? Dahil mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Naintindihan? So we pray. Talaga, bakit? Kasi ang hangad ng Diyos, this is good and acceptable. Yun ang gusto ng Diyos in the sight of our God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya huwag natin pabayaan ang ating bansa at aming pamahalaan na lumayo sa Diyos. Sa halip, ipag-pray natin, ilapit. Kasi hatakan niyan, hinahatak sila ng Diablo, hatakin lang siya papalapit sa Diyos. Nagkakaintindihan? We pray and be responsible as Christians. Ngayon, kaya sabi ng Lord, o kaya kung nagpe-pray tayo, then we can be in subjection to the governing authorities. Kaya natin mag-submit kasi total mas makapangyarihan ng Diyos ko kaysa sa kanila eh. Maliban na lang, siyempre, sabi na, for there is no authority except from God. And those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority as opposed to the ordinance of God. Kung hindi man natin gusto yung lumabas, pinagpe-pray natin, sige, submit tayo. Kasi si God pa rin naman masataas sa kanya eh. Yung sabi nga nun, And they who are opposed will receive condemnation upon themselves. Kapag sinuway mo yan, para sinusuway mo na rin ang Diyos. Eh paano kung ang inuutos sila laban sa Diyos? Siyempre, ibang usapan na yun. Pag sinabi, hindi ka na pwedeng sumamba, hindi ka na pwedeng ano, eh siyempre, huwag kang susunod doon, di ba? Hindi ka na pwedeng mag-quiet time, hindi ka na pwedeng mag-share ng gospel. Huwag kang susunod doon. Basta ang sundin mo, yung sinabi ng Diyos, basta mag-submit tayo. No, kaya natin sabihin sa kanila, hindi yan tama, sabihin natin. Pag hindi, pinipilitan pa rin nila, then we obey God rather than men. But sa heart natin, we can still submit because we can bring them to God. Dalhin mo sila sa Diyos. Dalhin natin yung mga leaders natin sa Diyos. Malay mo, kunin sa kagad sila ng Diyos. Di ba? Siya pa rin na may hawak. Siya pa rin na may hawak. Kaya, do what is good and you will have praise from the same. Yun ang sabi ng Lord. So, anong gusto ng Lord? Tingnan nyo ha. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. Alam niyo, minsan pampigil din sa ating mga Christians yun eh. Minsan may mga batas na parang seemingly against the Bible, pero minsan inaalaw ng Diyos kasi minsan magiging masungit na tayo eh. Tayo mga Christians. Minsan sa halip na maging mabait tayo sa kanila, nagiging masungit tayo. Minsan may tendency tayo para akala natin tayo ang banal. Makapangyari kayo mababait. Ang lahat ay masasamang tao. At tayo lang tama. Hindi natin napapansin, may tama na tayo. Nakuha ninyo? Kaya sabi ng Diyos, you need to be good to people. Be loving. Na makita nila na yung mga Christians kailangan sa daigdig na ito dahil sila ang tunay na mababait. Sila'y tulong sa pamahalaan. Sila'y tulong sa komunidad. Sila'y tulong sa mga tao. Hindi sila pahamak sa mga kababayan. Are you following? Now, tuloy tayo. Therefore, it's necessary to be in subjection not only because of wrath but also for conscience sake. Tapos niyo ba yan? Alang-alang sa konsensya. And sabi niya, because of this, you also pay taxes for rulers or servants of God. Ninanakaw lang naman nila. Wag nyo, kung di rin tayo magbabayad ng buwis dahil ninanakaw nila, kasama na tayo magnanakaw. Diba? Ang ating pagsunod sa Diyos, hindi dahil sa pagsunod o pagsuway ng ibang tao. We follow God because our God will supply everything that we need. Amen? Now, tuloy tayo. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Igalang pa rin natin sila. Maaring hindi sila kagalang-galang. Igalang pa rin natin sila. Maaring isip natin, eto na, nauso na sa bansa Pilipinas. Lagi, daya. Dinaya man nila. So, palagay nyo, hindi alam ni God?
Nagkakandinihan? Kaya at the end of the day, no matter what happens, ano sabi ng Lord? Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold. Kahit na ito pa ang mangyari, wala na ang bunga, wala na. And there no cattle in the stalls, yet I will exalt. I will still celebrate. I will still rejoice. Magdiriwang pa rin ako sa Panginoon Diyos. I will rejoice in God of my salvation. Bakit? Because my God is sovereign and I can rest in His plan. Amen po? Yun ang perspective na meron ng godly. We can rest in His plan. Na kahit ang daming bagyo, we can rest on God. Lord, kahit anong mangyari, we will still praise You. We will still celebrate in Your presence. We will still rejoice in You. Di ba? Hindi yung parang, oh, nararatala tayo. Parang as if nakalimot si God. Hindi natutulog ang Diyos. Ikaw pwede, kasi si God hindi. Amen? So, sa dahil dito, ito, importante. And finally, we are to represent the Lord in the world. Tatandaan natin, we are still God's witnesses. Wherever we are. Sabi yung response natin sa bawat pangyayari, siya pa rin ang ating pinatayuan na parang tayo nagre-represent sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, therefore, we are what? Ambassadors for Christ. Alam niyo po ba ibig sabihin na ambassadors? Ito po yung parang representative ng emperor. Para kung sasabihin sa mga tao, susuko ba kayo? Pag sumuko na yung bayan na yon, siya yung mamumuno para doon for on behalf of the emperor. Are you following? And sabi ni God, kayo yan. As though God were making an appeal through us. So magitan natin, talagang we are trying to make an appeal. We beg you on behalf of Christ. Be reconciled to God. Bakit? Kasi alam natin na ang buhay ng tao, pakigising nyo sa katabi nyo, malapit tayo matapos. Sabihin nyo lang ito, importante kasi ito. Tandaan natin ito ha, ang kinabukasan mo, kinabukasan ng ating anak, kinabukasan ng ating bayan, ay sa pagbabago ng buhay ng tao once they're reconciled with God. Be honest. Habang lumalakad tayong malayo sa Diyos, lalo nagkakawindang-windang buhay natin. Pero habang lumalapit tayo sa Diyos, kahit sa dami ng pagsubok, inaayos ng Diyos ang ating lakarin. Nakita natin yan sa sarili natin mga buhay. Nakita ko yung sarili kong lakarin sa buhay. Wala naman akong kinabukasan eh. Kaya minsan pag nakaupo ako, sabi ko, Lord, thank you. Thank you for giving me this kind of life. Kung hindi ko nyo ako natagpuan, paano na ako? Kaya I'm appealing also to every one of you guys. Sabi na, I'm appealing on behalf and to all people. Hindi yung sino yung magiging pangulo. Hindi yun eh. You follow God. Hindi ko sinasabing magiging madali ang buhay mo, but one thing for sure, in that narrow gate, it will lead to life. It will lead to life. Nagkakaintindihan tayo. Gusto ko lang iwan sa inyo to bago ko magtapos. Alam mo, mayroong isang kanta, ewan ko narinig nyo na to, sabi niya, umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat natin. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa katawan ni Kristo sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Tayo ho yung Christian eh. Tayo ho yung ambassador ni Jesus. They will know that we are His followers because we love one another. And let me end by saying this. Ito yung ating talata. Therefore, we are ambassadors for Christ as though God were making an appeal to us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.
Look at the words. Paano niya tayo ni-reconcile? He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Napaka-unfair naman ang buhay sa akin. Huwag mo kalimutan si Jesus lalo. He knew no sin, but he died for our on our behalf. Tayo dapat yun eh. So that we might become the righteousness of God in him. So para paglapit natin sa Diyos, ang nakikita niya si Jesus, siya ang ating katwiran. Kaya hindi ka dapat matakot lumapit sa Diyos. Dahil lumapit ka, dahil ikaw na ngayon ay katwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa mabait ka. Hindi dahil nangangako kang magiging mabait ka, kundi nakikipag-isa ka kay Jesus Christ. Are you willing to practice? Huwag mo lang alamin, to practice a godly-centered perspective. Ano ho yun? We recognize the sovereignty of God, we rest in His plan, and we represent Him to the world. Nagkakaintindihan po. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Mga kapatid, ang ating kilos, ang ating pag-aaral, ang ating pakikitungo sa ating pamilya, sa magulang, sa anak, ito ba'y nagpapahayag ng pag-asa ng kinabukasan na inaasahan natin sa bayan na ito? Dahil nakikita nila si Jesus, ang makapangyarihang Diyos na kayang magbago ng buhay. At kung sakali ikaw naman ay nabubuhay sa isang madilim na kalalagayan, and alam mong malayo ka sa Diyos, maging tapat ka at maging makatotohanan ka, aminin sa Panginoon, Panginoon Jesus, kailangan kita. Yaman din lamang namatay ka sa krus para sa akin. Kinikilala ko na kayo nga ang Panginoon. Kung yan ang loobin mo, kapatid, pwede pang itaas mo sa Panginoon Diyos ang kamay. Panginoon Jesus, gusto ko isuko ang buhay ko sa iyo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes. Huwag ka mahiya. It's between you and the Lord. Lord, magulo po ang buhay ko. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Gusto kong lumapit sa iyo dahil alam ko sa inyo may kaayusan. Tulungan mo ako, Panginoon. Anong kailangan kong gawin para susundin ako sa paraan mo? Aalamin kong kagustuhan mo. And Lord, by your grace, I accept. Tinatanggap ko yung kamatayan mo sa krus para makipag-isa ako sa Panginoon, para makaisa ako sa inyo. At ang muli niyong pagkabuhay. Kung sa mga nakataas ang kamay, pwede niyo pong sabihin, Panginoong Jesucristo, pag-arian niyong buhay ko. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan dahil sa kamatayan niyo sa krus. Salamat at muli kayong nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, na kayo po ang tutulong sa aking maayos ang aking kalalagayan, ang aking buhay. Dahil sa mga mali kong pagpili, dahil sa hindi ko pagtitiwala sa inyo, dahil sa pilit kong nabubuhay ng ayon sa kagustuhan ko at ayon sa kaunawaan ko sa halip na magpasakop sa inyo. Kaya't Panginoon, sumusuko ako sa inyo ngayon. Patawarin ninyo ako. Salamat sa kapatawaran dahil kay Kristo Jesus. Salamat. Ngayon sa bawat isa naman na narito aming Panginoon Diyos, dalangin namin maging sa halalang darating bukas. Tulungan niyo po kami na huwag kaming umasa sa sarili naming talino. Kundi seryoso namin gagawin ito dahil alam namin binigyan niyo kaming karapatan para mamili. Upang subukin kung kami susunod sa inyo o hindi. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagpili, makita niyo kadalisayan ng aming puso sumunod sa kagustuhan ninyo. Hindi sa kagustuhan namin, hindi ko ano yung may pakinabang kami, o hindi dahil sa hindi namin naranasan ang Panginoon ng kasamaan ng iba o ng mga nais maging mamuno, pero dahil sa ano yung totoong nakita namin, na pinakita ninyo. Huwag namin sanang ipagwalang bahala ang mga impormasyong nalalaman namin. Sa halip, Panginoon, ilalatag namin ito sa inyo. Kung sila ba'y kaisa ninyo, sila ba'y ayon sa kalooban ninyo, di man sila manalo, Panginoon Diyos, pero alam niyong kami po ay nagtitiwala sa inyo. Dahil alam namin kung kayo ang kakampi namin, panalo po kami. Di man maglumabas sa balota o di man lumabas kung siyang manalo sa pamumuno, pero ang panalo ay kayo dahil kayong aming sinusunod. Kaya't Panginoon, gabayan niyo kami. At sa mga kapatiran namin na binigyan niyo ng karapatan mamuno, dalangin ko po maging tapat sila sa kanilang mga posisyon. Na hindi sila malamon ng sistema sa halip sila po, Panginoon, ay tumayo sa katwiran upang, Panginoon, mailapit nila ang pamahalaan sa inyo at hindi mailayo sa inyo.
At kung sakali naman ang aming pamahalaan ay lumalayo sa inyo, tulungan niyo po kami maging mga tapat na patutuon ninyo, representante ninyo, nang sa gayon, O Diyos, mahimok namin ang sambayanan, ang mga kababayan namin na makilala kayo at magkaroon sila ng totoong ugnayan sa inyo na kayo nga ang makapangyarihang Diyos at lahat kami ay magpa-practice ng godly-centered perspective. Salamat, Panginoon Diyos, na ang buhay namin ay nasa inyong mga kamay at sa inyo kami lalakad at lalakad kaming kasama kayo at alam namin kayo rin ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Salamat aming Ama, at bilang isang mananampalataya, umihingi kami ng kapatawaran sa aming Panginoon Diyos, pagtalikod at hindi paglakad ng matuwid na kung saan na mi-misrepresent namin kayo. At salamat, Panginoon Diyos, sabi niyo, if my people will humble themselves and turn from their wicked ways and pray, you will hear them from heaven and you will heal our land. Lord, sabi niyo, kapag mayroong kahit 10 na matuwid, hindi niyo sisirahin ang bansa. Sana maibilang kami, Panginoon, sa 10 yaon na ang bayan na to ay mapag-ingatan ninyo. At tunay kami, Panginoon Diyos, aasa sa pagpapalang pinangako ninyo na mapalad ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. You are our God, O Lord. And may we influence this country, Father God, as salt and light of this nation. Be glorified, O God, with the lives of your people as a church. And may you find us faithful in representing you, Lord our God, to this nation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So thankful to God na nagkakakita tayo ngayon. Purihin ng Panginoon Diyos. Aaminin ko sa inyo, halong-haluho yung pakiramdam ko. Hindi ko alam paano ko express sa Panginoon Diyos yung pasasalamat ko na magkita-kita tayo ulit. Kasi it's a great joy to really celebrate and worship the Lord together. And I know you did not come here just for us to see each other. Alam ko, naparito kayo because we want to celebrate God's goodness in His very presence. Amen? Kaya po, excited po ako kasi alam nyo ba, sa Acts, the Christians were always excited. Lagi silang excited to gather in the temple and house to house. Every day! Ang sarap po ng pakiramdam. So ngayon po, nagsisimula tayo ng ating bagong series at napaganda ho nito kasi it has something to do with work. And in fact, kaya ho napaka-importante itong ating series na ito kasi marami pong apektado dito. Finances, apektado. Relationship, apektado. Pati ho yung ating mental na kasalagayan, apektado dahil sa trabaho. Hindi lang yun, iba, emotional, apektado. Ang daming na apektuhan pagdating sa trabaho. Maraming bagay, ang mga katanungan na marahil sa sabihin, paano ba ako magtatrabaho nang nagpapahinga ako? Di ba? Yung meron akong pahinga sa puso na hindi ako stress na stress, hindi ako ipunong-puno ng anxiety na marami sa atin parang naging kinakabahan. Paano kung mawala na kami ng trabaho? Kaya, paano? Ano bang bagay na ito? Kaya ang ganda, tinan niyo po, finding success and meaning in the routines of life. Para matagpuan ho natin ang totoong, ano po yung kabuluhan ng ating buhay. Now listen, pag pumasok po sa inyo ang salitang trabaho, ano ho talaga ang nararamdaman ninyo? Ngayon kung nag-iisip po, trabaho, pag narinig yung trabaho, ano talaga po mapasok sa isip ninyo? Ang iba ho ay, hindi pa ako nag-iisip, pagod na ako. Di ba? Pagod ka na kagad eh. Narinig mo pa lang, trabaho, ay, ayoko na, pagod na ako. Yung iba, ganyan ang pakiramdam. Alam niyo po ba, ang trabaho ay napakasayang bagay. Kung alam lang natin ano talaga ang trabaho mula sa salita ng Diyos. Na pag sinag-uusapan natin ng trabaho, hindi lang natin pinag-uusapan yung nagtatrabaho sa opisina. Kasama dyan ang mga estudyante, kasama dyan ang mga may bahay,
Makasabi nyo, ako may bahay lang ako. At least may bahay ka. Diba? Yung iba nga, asawa na sila, wala pang bahay. Yung iba naman po ay isip nila, kasama doon yung trabaho na nag-opisina o kaya kasambahay, kung ano-ano. Lahat ng uri ng responsibilidad na kung saan pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasama sa tinatawag nating trabaho or work. Nagkakaintindihan tayo. So yung pang bagay na yan ay napaka-importante at napakasarap kung ito po'y napapaloob sa tinatawag natin at naintindihan natin mula sa Bible na sa tinatawag na PCW. Napakisabi mo sa katabi mo, PCW. Ano yung PCW? Ngayon, kung gusto mo naman sa Tagalog, puro P lang. Peace. Parang rest in peace, ganyan. Di ba? Parang ano ito? Ano ibig sabihin ito? Una, ito ay plano ng Diyos. Ito ay panawagan ng Diyos. At ito ay pagsamba sa Diyos. Sa madaling salita, plano ng Diyos. Ito ay panawagan ng Diyos or call of God or worship of God. Now, bakit po importante ang bagay na yan? Kasi sa tingin ng maraming tao na ang trabaho ay sumpa. Kasi maging sa pag-aaral ng mga sa kasaysayan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang isip nila na ang trabaho ay ginawa ng quote-unquote ng mga Diyos-Diyosan para wala silang gagawin. At ginilika ang tao para sila ang gumawa ng mga trabaho. Ang tingin nila ay alipin. Pero hindi nila napansin at maraming tao kapag hindi nila naunawaan yung biblical principles ng trabaho, hindi sila mapapalaya sa pakiramdam ng pagiging burnout, sa pakiramdam ng pagiging anxious, sa pakiramdam na palaging pagod na pagod sa buhay at parang walang nangyayari sa buhay. Kaya po ang trabaho ay mahalaga. Hindi lamang po sa iyo, hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat sa Diyos na may likha sa atin. Nagkakaintindihan po? Kaya ho, wag ho nating ikasama ng loob ang bagay ng trabaho. Your work matters. My work matters. Bakit? It matters to God. It matters to you. It matters to every one of us. Nagkakaintindihan? Kasi sa isip natin, para magkaroon ng saysay ang ating trabaho, kailangan tayo ay may mataas na parang posisyon sa buhay. Kailangan tayo may ari ng malaking negosyo. Kailangan meron tayong gumagatag ng mga white collar jobs. Kailangan tayo ay merong talagang malaking kinikita. Yun ang inaasahan natin. Kaya pagka ang trabaho natin ay ako ay isang asindero lamang. Asindero, gabang naman ito. Nagtitinda ng asin. No, kapag ako ay isang parang yan nga, nagtitinda ng balot, o kaya naman, ako ay nagtitinda sa palengke, parang iniisip na kagad, ang baba naman ng aming buhay. Kasi nga, mali ang ating pagkaintindi sa panahon ng Diyos when it comes to work. Ang totoo, sa mata ng Diyos, sa plano ng Diyos, yan ay, ikaw ay, yung trabaho mo, kahit ano pa man yan, yan ay mahalaga. Bakit? Because you and I matters to God. Are you following? Importante ka sa Diyos, kaya yung binibigay sa atin na gagawin ay importante rin sa Diyos. Kaya lang, kag hindi natin nakita yun, sisiguraduhin ko laging pakiramdam natin para tayong sinumpa. Now, ito po ang bagay na aalalahanin natin palagi. Balikan natin yung plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos mula pa sa sinumula? Sabi ng Bible, napakaganda, then God said, let us make man. Look at the words. Make man in our image. Gawa tayo ng nilalang ayon sa ating wangis. At sabi ko noon, according to our likeness. Anong gagawin? Anong gagawin? Para umawit sa akin at sabihin napakaganda ko at napakadakila akong Diyos. Ganun po ba? Ano sabi? Para sila ay magtipon-tipon at sila ay magsasabing purihin ang Diyos. Ganun ba? Kaya pag tinanong mo yung mga tao, anong gagawin natin sa langit pagdating na araw, mag-aawitan lang tayo sa Panginoon Diyos. Pansin nyo, ang layo-layo sa pananaw ng Diyos. Ang sabi niya, that they will rule over the fish of the sea, over the birds of the sky,
over the livestock and over all the earth and over every crawling thing that crawls on the earth. Ano siya sabi niya? Ito ang trabaho niyo. You are to rule. You are to manage. You are to make sure that everything is in order. Nagkakaintindihan? Hindi niyo ba napansin that we are representing God to do all this creation? Yun ang nais ng Diyos. Naintindihan po? Kaya, amazing ang trabaho ng Diyos. And listen to this. Ano ang image si God? Ano ba ang tingin niyo sa Diyos? When you look at, if we are created in the image of God, anong image ng Diyos? Now listen, tingnan niyo po ang image ng Diyos. Sa Genesis 2, tingnan niyo si God. And the Lord God formed man of dust from the ground. Tingnan niyo ha, para siyang iskultor. Willing to dirt his hand. Parang nilagay sa lupa, para ano? Para iporma yung tao. Hindi siya yung parang diring-diri sa lupa na wag, hindi. Diyos ako, no? Kaila, let there be man. Ganun na lang. Hindi eh. Talagang he took some dust or sabi natin lupa or soil, pinorma pa. Parang isang iskultor na willing na marumihan ng kamay. Nagkakandilihan? Kaya maraming tao ay takot nang magparumi ng kamay dahil inisip nila yung trabaho na yan na hindi mabuti. Now, balik tayo. And sabi, and the Lord God planted a garden. Ano na kayo nalalarawan ninyo? Hardinero. Ang sipag ng Diyos. And sabi, tingnan niyo pa. And out of the ground, the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. Biro niyo, lahat ng klase ng puno, handang itanim ng Diyos. Talagang, no, tingnan niyo pa. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky. Ilan ang hayop na mai-imagine ninyo? Di ba? Hindi lang aso, hindi lang pusa, may leon, mayroong pang tigre, tapos iba-ibang klaseng pusa pa yan. May malaki, may maliit, may linya, may tutuldok. Ang dami, like, Lord, grabe naman ang creativity ng Diyos. Tapos, ang tingnan niya, hindi niya inutos, let there be lion. Hindi ganun. Ang sabi niya, he formed every beast, every bird. Now, ilang ibon ang kaya mong mapangalanan? Sa dami ng ibon ng Japanese school, grabing sipag naman ng Diyos. Tapos sino niya pa? Ang sabi niya, so the Lord caused a deep sleep to fall upon the man and slept. And then he took one of his ribs. No, para pang doktor. Pero para operahan si Adan, nilagyan pa ng anesthesia. So ito kagad, parang oops. Sabi niya, wow, parang doktor din. He fashioned the woman. Tingnan yung karugtong niya, no? And sabi niya, and fashioned into a woman. Ganun kasipag si God. Now, if we are created and wired, kaya if we are created and wired according to the very image of God, tandaan ninyo, kapag hindi tayo nagtatrabaho kapareho ng Diyos, hindi tayo kailanman magiging masaya. Hanggat hindi tayo nabubuhay ayon sa ating disenyo, ayon sa disenyo ng Diyos para sa atin, walang totoong kalayaan. Kaya pag ang tao tatamad-tamad at walang ginagawa, lalo silang nagiging bored sa buhay, lalo silang nawawala ng gana sa buhay. Maging kapag nagtatrabaho at hindi binibigay, ang kanilang buong makakaya. Subukan niyo magtrabaho, hati-hati ang ating utak. Hindi tayo makakonsentrate. At kung sakali man, litong-lito tayo, lalo na ngayon, na isinihikayat ang mga tao na magtrabaho ng tinatawag nilang multitasking. And habang nagmo-multitask ang tao, lalo namang gulong-gulo, lalo namang hindi sila makapag-perform ng maayos dahil kalat-kalat ang kanilang mga utak. Kasi we are not meant to be that way. We are meant to give our whole heart whenever we work. Yun ang ating Panginoon Diyos. Kaya marami ang di magtimaintindihan bakit ako nabobor, bakit ako tinatamad, bakit lagi akong galit, bakit ako inaiinis sa buhay, bakit ang pagod ang pakiramdam ko. Because we are not living according to our design. It was God's plan for you and me to work, not only just to work, but to work with all of our hearts. Nasusundan po? Kaya yun pong paalala ng Diyos. And look at how hardworking our God is. My Father is working. Until now, I myself am working. Ang sipag. Biro nyo, nagtatrabaho pa rin ng Panginoon Diyos. Para kanino? Para sa atin. Yan ang ating Panginoon. At hindi lang ito mapapansin nyo tungkol sa ating Panginoon Diyos. Kaya ulitin ko, tandaan nyo ito. Work is not something, yung blessing na yan, yung work na yan, is not something external, yung blessing na yan. It is
an inside out expression of our freedom to God that we are wired to do. Freedom to do na kung ano yung tayo, expressions natin. Kaya if you are not working according to what God designed you to be, hindi tayo magiging masaya. Kaya kapag hindi natin nakikita yun, that how God created us, and we're created in His image, and we're not willing to give our everything, for sure, you will always be bored. Uuwi ka sa bahay na pagod, at pagdating ng Lunes, ay, Lunes, nang una tayong nagkita. Pero nakakatamad. Bakit? Kasi nakalimutan mo, you are an image bearer of God. If we do and reflect the very image of our God in our work, whatever it is, yung Diyos, ibibless ka. Kaya it's a blessing, not a curse. Nakakanindihan? Pakisabi sa tingin mo, you are blessed. Kung may trabaho ka, you are blessed. If you're studying, you are blessed. And paano kung di ako nagtatrabaho? Paano kung wala akong trabaho? You are still blessed because today, you will pray to God that God will open doors of opportunity for you to work. Amen? Huwag kang pumayag na wala kasi you are designed to work. Huwag kang papayag na hindi lumabas yung design kasi gusto ng Diyos sagutin. Sabi niya ng Lord, pag nag-pray ka according to His will, He will answer you. Yun ang nais ng Diyos. Kaya nga, alam niyo, ang daming blessing pagdating dito. Tingnan niyo pa po, balik tayo sa Genesis, sabi niya, therefore, let us make mankind in our image. Kaya tingnan niyo po, ano us, our. Bakit po? Because this is a triune God. It is an expression of what? Tingnan niyo yung nagtatrabaho ang bawat isa, not competing with one another, but faithfully accomplishing the roles that God, the roles they have in the triune God, in the Godhead. Ganon din ang larawan na nakikita sa atin. Every time we work, na walang kompetensya, nagtatrabaho tayo together for one mission, for one goal, at talagang meron tayong gustong buhay. Ang saya ng atmosphere. Kaya lang tayo nawala doon kasi nabuhay tayo sa kasalanan na puro makasarili. Dahil alam niyo yung makasalanan, naging conscious sa sarili, nakalimutan na yung kanilang pagiging isang katawan. Nakalimutan na we are designed differently. We are designed with different strengths, with different giftings. Para saan? Para tayo magtulungan at mag-angat. Para ma-reflect ang triune God. Pero hindi ho mangyari. Bakit? Nakalimutan natin yung plano ng Diyos. You and I are blessed to have work dahil yan ay plano ng Diyos. Hindi niya binigay sa aso, hindi niya binigay sa elepante, hindi niya binigay sa ibang hayop, sa atin niya binigay. We are specially designed by God to represent Him. Are you following? Pakikalabit yung katabi mo, kapatid, you're blessed. Bakit? God planned you to represent God. Kahit-kahit saan tayo naroon. Kaya nga, let your light shine that they may see your good works and glorify God in the day of visitation. We represent God to all the creation, maging sa mga hindi pa sumusunod kay Jesus Christ. And I pray that every time na makita nila the Christian ka, sabihin nila, ang bait ng Diyos dahil kung hindi ka namin kasama sa trabaho, paano na ang aming kumpanya ngayon? Work matters to the Lord. It's not a curse, but a stewardship to live out. Ito po ay isang pagtitiwala ng Diyos sa atin. God trusted you. And that alone is a great blessing. Yung pagkatiwalaan tayo ng Diyos, sobrang blessed tayo. Ang daming tao ni mapagkatiwalaan. Kaya for God to trust us, to entrust with us yung isang bagay na pinagagawa niya pa sa atin, it's a great blessing. Kasi sa opisina, matakot kayo pag hindi nagtitiwala ang boss sa inyo na hindi kayo binibigyan ng trabaho. It only shows na wala siyang tiwala sa inyo, kaya kuha siya ng iba. Kaya pag-pray natin na pag may trabaho, dahil makikita nilang katibayan ng Kristo sa atin, tayong hahanapin. Isipin mo si Jesus Christ, karpintero, ha? Hindi niya pinili maging nakaupo sa palasyo. Bakit? He is a hard-working God. Kaya yun din ang ating panawagan sa Diyos. You are planned to work like God. Hallelujah! Kaya naman, ang pangalawa, ano sabi sa atin? We are called as call of God. Ito ay panawagan ng Diyos. Kaya nga po, maraming tao, hanap ng pahinga. Bakit? Kasi hanggat hindi sila nabubuhay sa panawagan nila, lagi silang magpahanap ng pahinga.
Kalokohan niyang pahinga. Alam niyo bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Kasi kapag tama yung panawagan at naintindihan natin yung panawagan na yan, mapapahinga tayo. God called us as human beings. Tinan niyo sabi ng Bible. Balik tayo sa Genesis. Now no shrub of the field was yet in the earth. Nung ginawa niya, wala pang shrub, sabi niya. And no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not sent rain upon the earth. Bakit? Bakit hindi niya agad binigyan ng ulan yung lupa, yung daigdig? Sabi niya, because there was no man to cultivate the ground. Wala kasing taong magbubungkal ng lupa eh. Walang taong mag-aalaga. So by calling, yung tao called to cultivate. Kaya tingnan niyo naman sa verse 15. Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to what? To cultivate and keep it. Ang sarap. Isipin ninyo, ang design ng Diyos, ang gandang paradise, ang gandang hardin, ano sabi niya? I want you, man, to cultivate it and keep it. Pangalagaan niyo ito. Magpanatilihin niyong maganda ito. Subukan niyo maglagay ng isang hardin na walang magbabantay. Kahit anong ganda na sa simula niyan, hindi papangit yan. Kaya ito palang sinasabi ng Lord, mayroon tagang pangalaga. Kaya ang sinasabi ng Diyos ganito, kaya itong tao na ito, tinawag ko siya para dyan. Now, to represent God sa malasalawak ng Diyos, because God is infinite, and to cover and manage the whole earth, hindi kaya ng isang tao to represent the Lord. Kaya binigay niya iba't ibang kaloob, iba't ibang galing, iba't ibang kakayanan. Para saan? Para i-cultivate ang pinakapanawagan ng Diyos para sa bawat isa. Kaya lang, para mangyari yan, yung tao, dahil hindi tayo, nung lumayo tayo sa Diyos, yung trabaho naging pabigat sa atin. By the sweat of your face, you will eat bread. Till you return to the ground, because from it you were taken from you, for you are dust. Kaya dahil sa tayo po ay sumuway sa Diyos, hindi tayo sumunod sa Diyos, we are working separated from God, living separated from the Lord, naging mabigat ang ating buhay. But the moment you become one again with God, doon bilang babalik yung ating pahinga, babalik yung ating kasiyahan sa trabaho. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Now, pagkatapos tayong maligtas, ano mangyari? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God, look at the words, prepared beforehand so that we would walk in them. Bago pa nilikha ng Diyos yung mundo, meron ng talagang nakatalaga para sa isang tao kung anong kanyang gagawin. Kaya, nung nahiwalay, kung ano-ano ginagawa, kaya we're trying our best to survive through our works. Pero sabi ng Lord, nailigtas ka na, ibabalik kita sa original mong design. Kaya ito po'y napaka-importanting bagay. Kaya kailangan muna tayong maligtas para ma-express natin yung grace ng Diyos na nasa sa atin para masaya tayong ginagawa yung ating panawagan. Kaya maraming tao, pilit nilang ginagawa isang bagay na hindi nila disenyo. Kaya tuloy, pagod na pagod sila, lalo silang nabubor kasi isip nila, pagkakitaan ko lang yan. Para silang nilagyan ng gintong handcuffs. Naintindihan? Para kang naglagay ng gintong, ano tawag din sa Tagalog? Posas. Diba? Gintong posas. Kawawa ka naman. Parang wala lang akong choice kasi wala akong pagkakitaan eh. Mali ka kasi. Kapag naintindihan mo na mayroon kang panawagan mula sa Diyos at magpakumbaba kang magpasakop sa Diyos, yung posas na yan, palalayain ka niyan at mabubuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos para sa iyo. Yung panawagan mo may not be financially rewarding, but for sure, the Lord will never, never fail to provide for you. Bakit? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added on to you. Pero ang sabi ng Lord, anuman ang panawagan mo, anuman ang pinagagawa niya sa iyo, anong sabi niya sa, ng Panginoon? Ito ang ating gagawin. Sabi niya, you are what? Called, chosen, appointed by God. Ano yan? Sabi niya, chosen people, a royal priesthood. Anong priesthood? You will be bringing people to God. At hindi lang basta ordinaryong priest, but a royal priesthood. A priesthood for the Lord. At hindi lang yun, ang sabi niya, of God's own possession. So that you may what?
proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yun ang panawagan mo, yun ang panawagan ko, if you belong to Jesus. And you're blessed because the work you're doing is a work that God wants you to fulfill. Kaya lang marami, paano, Pastor, kung wala ako sa tama kong lugar? At least, alam mo. And I start asking God to help you and guide you and bring you to where you should be. Daling ka ng Diyos kung saan ka dapat. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Eh, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa akin? Gusto yung malaman kung anong design ninyo? Balik ka sa manufacturer. Lord, what do you want me to do? Kaya sa Bible, sa Exodus, ano sabi ng Bible? Tinan niyo, now the Lord spoke to Moses saying, see, I have called by name Bezalel. Kasi niyo, ano trabaho ni Bezalel? CEO? Hindi. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship. Ba? Artist. Ano kayo niyo? Gagawa lang. Parang kumbaga sa ating panahon, parang mga, ano lang sila, magagaling na karapintero. Gagawa sila sa templo eh. Ng mga furnitures na gagamitin sa templo. You see, bigat, ang gaan naman ng buhay niya. Ay, ang hirap, ano, parang hirap ng buhay niya. Hindi, tandaan mo, pati yung skill na yung galing kanino? Spirit of God in wisdom. Now, just give you an example. Nagkakanin yan. Kaya bibigyan ka ng Diyos sa ano, ng wisdom and skills. I-develop mo ngayon yan kasi binigay ng Diyos sa ito yan. Okay po? Nasusunan po natin. The moment we see our giftings, our calling, it is to serve. Not for ourselves, but to serve others. Nakakanindihan. Now, yan bagay na yan ay kapahayagan din ng ating pangatlong punto. Ano po ito? Ang nais ng Diyos is for us to worship Him. Sa madalit salita, yung ating pong pagsamba ay ating pong pagtatrabaho, pagsamba sa Diyos. Kaya ho, maraming tao ngayon tatamad-tamad na kasi hindi naman sila sumasamba sa Diyos eh. Kasi nga ho, nawala na yung rhythm nila sa buhay. Alam niyo ba ang rhythm natin sa buhay? We work, we rest, we worked, we rest. Kaya there was evening, there was morning. Ngayon, ang nangyari sa atin, yung iba, sobrang nagtiwala at naghanap ng kanilang security sa trabaho. So they keep on working, walang pahinga. Yung iba naman, puro pahinga. Di ba? Kaya sabi ng Lord, you have 6 days to work and 1 day to rest. Bakit po? Ang laking oras na binigay sa atin to work. Because the gift God gave us, whatever we do with them, we give back the glory to God. Kaya nga, we are to please God. Kaya yun po ay pagsamba sa Diyos. Akala natin pagsamba ay pagkanta-kanta lang. Yan ay isang bahagi ng pagsamba. Pero ang totoong pagsamba ay yung pagsambang pagsilbi sa Diyos. Tingnan niyo po. Ito pong salitang, and put him into the Garden of Eden to cultivate. Ang ibig sa Hebrew word niyan, according to some scholars, avad. At yung avad na yan, yan ay ginagamit din to express worship. Kaya avad may mean serve, worship. Ganyan po, they are being used interchangeably. No? Kaya tingnan niyo po. For example, sa Exodus, you shall work. Yung work dito, avad. Now, 6 days, but on the 7th day, you shall rest. Even during plowing time and harvest, you shall rest. Now, ito pa pong sabi niya. Sa Exodus 8:1 naman, then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may avad, serve. Pare, kasi niya, cultivate, work, serve, pare-pareho yan. Tapos pa, then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may avad, worship me. Now, ano napansin po ninyo? Lahat yung salita na yan, kaya yung ating pagtatrabaho, yung 7 days, every time we work, that's worship. Pagpunta natin sa trabaho, sa opisina, worship. Pag nagluluto ka, worship sa Diyos. Nagkakaintindihan? Hello? Lahat ng ating gagawin, pagsamba sa Diyos. Kaya ho, pag-aaral mo, pagsamba sa Diyos. Ngayon ho, ang mga bata, kaawa, ayaw na magtrabaho. Kasi mayaman naman ang tatay ko, ba't ako magtatrabaho? Huwag mong alisan ng pagkakataon ng sarili mong mabuhay ayon sa disenyo ng Diyos sa iyo para maging pagsamba sa Kanya. Kasi ikaw din ang lugi. Hindi sila. Sila patapos na eh.
Kaya ang sino man sa ating tatamad-tamad magtrabaho, lugi tayo kasi wala tayong pagkakataon na ma-express ang totoo nating disenyo to serve the living God. Kaya nga po, ang challenge ng Diyos sa atin, sa Thessalonians, tingnan niyo po, sa Thessalonians, sabi ng Bible, look at this, sabi niya, finally, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how ought to walk, sabi niya, and please God. Sabi niya, kasi kalala niyo kanina, yung binasa natin, nung dinidiscuss niya how to work, we are to work as in express our love through work. Ano sabi niya? Doon, kailangan mo ng alin. I-please si God. That's worship. Now, ito ang amazing. Now, sabi niya ganun, so that you would live a quiet life, you work with your hands so that you will live a quiet life. Now, pag-isipan niyo mabuti. Yung sinasabi doon, striving rest. Ano niyo ibig sabihin? Kaya maraming tao, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng kaguluhan ng puso, walang quietness ng puso dahil hindi sila nagtatrabaho to worship God. Hanapin niyo po ang pinakatamad sa opsina. Yun ang reklamador. Napansin niyo ba yan? Hanapin niyo ang pinakamatamad sa bahay. Reklamador. Kasi yung masisipag, wala ng panahon magreklamo. Samantala yung tatamad-tamad, ay, kakainis ng taba natin. Ano? Ikot ng ikot. Grabe talaga itong mga boss natin. Kaya kwento lang, kwento ko saan-saan. Kaya kapatid, listen, if you want to really worship God, don't worship God with your lips, but worship God with what? With our work. Sabi ng Bible, finally, sabi niya, sorry, sabi niya, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth. Ito mga slaves na to, hindi pwede mag-resign. Ito mga slaves na to, talagang pag-aari sila ng amo nila. Wala tayong panahon, walang slave ngayon, ano? Pero, ito sabi niya, but whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Kapatid, whether you're doing a voluntary work, whether you're doing a work na binabayaran ka, you give it your all. Kahit trabaho sa bahay, you give it your all. Hindi, inutos ako magulang ko, pamilya ko naman to eh. No, that's worship. Whatever you do it what? Heartily. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano ginagawa mo ngayon? Nakikinig. That's part of your worship. Do it heartily. Yung nakikinig ka talaga ng mabuti. Hindi yung... Di ba? Talagang heartily. Yun ang sinasabi ng Diyos. When we do our work, we do it heartily. Na kapatid, walang pinagkaiba ang pastor sa mga nasa trabaho. Pareho lang ho tayo. Wala akong pinagkaiba yung clergy sa laity. Wala akong pinagkaiba ang sacred sa secular. These are all worship before God. Nagkakaintindihan? Wala akong first class at second class citizen. Lahat ho tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At walang blue at white collar job. Lahat tayo working for God as our worship to the Lord. Amen? Maging sa panahon natin ngayon, pansinin po ninyo, itong pagtitipon natin, wala pong sino man sa atin, ha, ikaw mababa ka, hindi, pantay-pantay lang ho tayo dito. Bakit sa harapan ng Diyos, we are all children of God, serving Him, worshiping Him. So friends, let me end by saying this. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo ito. Kaya ho maraming tao pagod. Nung si God, natapos niya yung trabaho, saka siya nagpahinga. Everything was done. Since we are to please God, hindi ho tayo to appease God. Magkaiba yun. To please God is to do it for pleasure of God. Yung kasiyahan ng puso ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ang response natin, Lord, I just want to please you. Hindi tayo magtatrabaho para, Lord, i-bless mo ako. Para, Lord, patunayan ko sa iyong mahal kita. Hindi ganoon. Lord, dahil sa pagmamahal mo, I will give my best. Lord, dahil mahal mo ako, dahil niligtas mo ako, Lord, I will serve you with all of my heart. It is a response to God. That's what, yun ang ibig sabihin ng pagpiplease sa Diyos. Nagkakaintindihan? Hindi tayong tatrabaho para sakali matuwa ang Diyos sa akin at pagpalain ako, hindi. Di gagawin ko to dahil minahal ako ng Diyos. Kaya rested siya. Kaya nga itong isang bagay, when Jesus Christ died on the cross, sabi niya, it is finished. Ano sinasabi ng Diyos?
Tapos na lahat. Hindi mo na kailangan patunayan anumang bagay sa harapan ko. Ginawa ko na lahat. Ang kailangan mo na lang, tumugon sa nagawa ko na sa iyo. Nagkakandilihan. Kaya tayo nagtatrabaho ng may pahinga. Hindi para magpahinga. Yung iba, trabaho ko ngayon para pag-retire ko, gagawin ko na yung gusto ko. Hindi. Nagsisimula tayo sa pahinga natin sa Diyos. At dahil pahingado tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo na may sigla sa para sa Panginoon Diyos bilang ating pagsamba. Nagkakandilihan. Kaya ang tanong, are you resting now in Jesus? In the finished work of Jesus and no longer trying your best to prove something to God and to somebody else. Hindi mo na kailangan. Kailangan mong lumapit kay Jesus. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi mo kailangan na matayog ang trabaho. Ang kahalagahan ng trabaho ay wala sa uri ng trabaho, kundi ikaw na siya magpapahayag ng kahalagahan nito. Maging ikaw ay mason sa isang building, o ikaw ay isang janitor, ikaw ay isang CEO, anuman ang trabaho mo, we are all to serve one another, to worship our God. Dahil ang pagtatrabaho ay plano ng Diyos sa iyo at panawagan natin at ito ay pagsamba natin sa Panginoon. Ang tanong lang ay, talaga bang ikay tagasunod ni Jesus? Na masasabi mo, ikaw nga na mapapagod at nabibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin. Kunin niyo ang aking pamato at bibigyan ko kayo ng kapahingahan dahil ang aking pamato ay magaan at angkop para sa iyo. Kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos at nararamdaman mo yung pagod sa iyong mga ginagawa na parang walang kabuluhan, sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi yan totoo if you submit yourself to God. Kapatid, kung ikaw yun, ang sabi mo, Lord, gusto ko pong kunin ang iyong pamato. Gusto ko pong magtrabaho para sa inyo. Gusto ko pong, Panginoon, i-reflect, ipahayag kung sino kayo sa akin pinagtatrabahuhan. Kahit Panginoon Diyos, anuman ang aking ginagawa, dalahin kong makita kayo sa akin. Maging ako'y nag-aaral, maging ako'y nagtatrabaho sa bahay, maging ako'y nagtatrabaho sa opisina, maging ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, kahit suskain man ako naroroon, I pray that they may see you, the very image of God in me. And Lord, I want to work for you. Kapatid ko, yan ang loobin ng puso mo. Pakitaas mo ng kamay sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon Diyos, nakikita niyo mga kamay na ito. And I pray, sa lahat na nakataas ang kamay, pakisabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, salamat po na kayo nag-aalok ng kapahingahan at lumalapit ako sa iyo ngayon. Kinukuha ang iyong pamato dahil gusto ko po magtrabaho para sa inyo. Gusto ko po magtrabaho ayon sa panawagan niyo sa akin. Gusto ko po magtrabaho bilang pagsamba sa iyo. At aming Ama, inaalay ko po ang aking buhay ngayon at ang aking trabaho sa inyo. At dalain ko, Panginoon, na idalin niyo po ako kung saan ako nararapat upang maging kapahayagan ng iyong kabutihan, kapahayagan ng iyong kadakilaan, kapahayagan ng iyong pag-ibig, kapahayagan kung sino kayo o Diyos sa buhay ko, kapahayagan na kayo nga ang medika ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon. At kayo namatay sa krus ng Kalbaryo upang kayo bigyan ng bagong buhay at ibalik sa aking disenyo. Kat salamat po sa kaligtasan at salamat sa panawagan at salamat din, Panginoon, sa pribileyong sumamba sa inyo sa magitan ng aking trabaho. At yung mga Panginoon Diyos, kasama namin dito na wala pong trabaho, I pray to open doors of opportunity for them to serve you, to be a blessing to the society, a blessing to many people bilang mga representative ninyo, O Diyos, saan man kami naroon. Salamat po aming Ama at pagpalaan niyo pong bawat pamilyang aming nire-represent. At sa iyong lahat ng papurit pagsamba, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, next week, gusto ko po sanang yayain kayo. Dalhin niyo po yung nagre-represent ng trabaho ninyo. And hopefully, sa araw na yon tayo po ay maikomisyon ng Diyos kung saan man tayo naroon bilang kanyang lingkod sa ating mga kanikanyang pinagtatrabahuhan. See you next week po. God bless you. God bless you.